tayo, balik tayo po. Welcome sa mga taga-hindi Paranaque rito. Welcome sa siyudad ng Paranaque. Alam ko marami sa inyo, galing sa malayong lugar. Meron yata ang taga-Valenzuela, no? May taga-Imos, oh, layo. May taga-Pasig, may taga-Las Piñas na lumapit lang kanina. At marami pa ibang lugar. So, welcome sa inyong lahat. Ako nandito para makiisa sa inyong mga layunin. Alam niyo, nung lumapit sa akin yung Baclaran Raiders Club at nakita ko ang kanilang mga koneksyon, nakita ko ang kanilang mga gustong gawin at nagagawa na, sabi ko maganda yan at ako'y magbibigay ng suporta sa inyo. Basta't masiguro natin. Yung mga, siyempre mga layunin natin, ang mga nakikita ko na dapat gawin, yung mga tungkol sa community development, at marami pang iba, community service, at yan ay babanggitin ko mamaya. Pero bago dyan, ay nais kong patiin ang pamunuan ng Baclaran chapter, Baclaran Paranaque chapter, ng Road Riders Club Incorporated. At yan ay walang iba, kundi ang pamunuan, Presidente Jordan Mijares, President Dominico Ramos, Secretary Crisanto Nicolas, Treasurer Juni Lonsaga, Editor Nicanor Del Mundo, Advisor Cesar Bailon. At meron tayong mga guests dito, babanggitin ko mga guests natin. Mula sa Pasig Chapter, ang Presidente ng Pasig Chapter na si Ramil Giray. Presidente ng Valenzuela Chapter, Bernardo Solano. Auditor ng Cavite Chapter, Julius Tanguihan. Presidente ng Pasig, o bakit dalawang Presidente ng Pasig Chapter dito? Alex Ricario. Founder ng Pasig Chapter. Alex Ricario at Vice President ng Pasig Chapter, Richard Mangkin. At yung mga MC, si Jason Moral at si Ding Ramilla. Meron tayong isang importanteng panawin din. At yan ay walang iba kundi si Francis Villanueva. Francis. Siya ay taga Red Cross. Sa Ingles, we go back a long way. Napakabang panahon na kami magkakilala ng taong itong si Francis. Marami na kaming mga pinagdaanan, maraming bagay. Talagang may baha, may lindol, may coup attempt, pala, bumbahan, putukan ng Granada. Magkasama kami ni Francis Villanueva. At alam niya kung ano mga naging buhay namin. Kung basta niya bata pa, nung magkaroon ng December 1989 coup attempt, magkasama kami, pumasok sa mga lugar na nagkakaputukan, maraming namamatay. Ang trabaho namin, kumuha ng mga nasugatan, mga namatay. Kasi sa lugar na nagpapalitan ng putukan yung mga sundalo ng rebelde at yung sundalo ng gobyerno. Kasama kami sa Baguio, ng Lumindol, napasok namin yung mga lugar na gumuho, na hindi madaanan at di mapunta ng marami, pero kami nakapunta dun sa mga iba't ibang lugar na yon. Si Francis ay nandito sapagkat meron kaming kooperasyon, meron kami pagtutulungan. At yan ay tungkol sa training ng ating mga riders dito sa Baclaran. Ito yung nagawa ko na doon sa isang Riders Club din. Ito yung Paranaque Riders Club of the Philippines na nakabase sa 2nd District. Ito ang 2nd District ng Paranaque. Na-train na sila. Una, first aid. Tinrain sila sa first aid. Pagkatapos, yung sunod na training ay yung basic life support at disaster preparedness and management. Pagdating sa first aid, siyempre, sa inyong paglilingkod, sa inyong pag-iikot, baka makaengkwentro kayo sa bahay o baka nasa kalye na mga kailangan ng first aid, at ang first aid na yan ay maaaring magligtas sa buhay ng inyong kapwa-tao. At yung training na ito ay panghamang buhay na kaalaman na dadalhin nyo.
Yung isa naman, yung basic life support at yung disaster preparedness, lalo na yung disaster preparedness, may baha, may sunog. Yung pong grupo namin, yung Paranaque Riders Club of the Philippines, ilang sunog na ang kanila napuntahan. Kasi tuturuan kayo ng skills dito kung firefighting, kung paano ka papasok, paano ka mag-rescue. Of course, without obstructing naman yung trabaho ng Bureau of Fire Protection. Kasi siyempre, papasok tayo pag hindi tayo nakakagulong. Maraming tayong ginawa dyan, San Dominio, may sunog sa San Dionisio at marami pa mga ibang lugar na talagang nakatulong yung ating Paranaque Riders Club of the Philippines. At yan din ang inaasahan ko dito sa Baclaran. Kaya magsisimula ang training nito sa lalo madaling panahon, mga 20, no? Ang pinag-training. Yan, magkakaroon kayong certificate. Meron kayong certificate na magmumula sa Philippine National Red Cross bilang patunay na ang inyong skill. Hindi po ito ang training na nasa ilalim ng saginan. Ito isang formal na training na accredited ng Philippine Red Cross. Kaya, babalik ako sa sinabi ko. Siyempre, ano ba ang inaasahan natin sa mga ito klaseng samahan? Siyempre, ang unang-una dyan, paglilingkod sa kapwa. Community service. At the same time, siyempre, kailangan na kaya tinawag kayong riders. Nagra-ride kayo. Umiikot at pinapakita nyo na kayo ay disiplinado sa kalye. Hindi yung rowdy bunch, no, na nakikita natin minsan sa mga telebisyon na yung minsan sa States, mga balbas, malaki ng katawan, naka-leather jacket, may kadena sa ano-ano. Yun, hindi naman yun. Hindi yun ang ating layunin. Ang layunin natin ay pakita na ito ay isang grupo na decente, disiplinado, marunong gumamit ng rules of the road, marunong gumamit ng safety, ng traffic rules and regulations, hindi magulo, at pagkita ng mga tao na dumadaan, nakikita nila na ito ay disiplinado and very orderly na grupo. May ipagmamalaki natin lahat. Tama ba yun? Tama ba yun sa ating presidente? Pangalawa, mag-iisip tayo ng mga iba-ibang mga aktibidades. Ang kahulugan kasi ng isang samahan na katulad na sa inyo, ng club na katulad sa inyo, hindi lamang yung nag-iikot kayo, kundi meron kayong ginagawa na talagang nakatulong sa kapwa. Halimbawa, ano yung pagtulong, no? Kailangan ng tumulong sa peace and order. Marahil yung barangay, kung welcome ang inyong pagtulong, tutulong ang grupo na ito. O kaya, pag meron nangangailangan ng traffic management, at marunong kayo ng traffic management, tutulong din ang grupo na ito.